Hey guys, Jim here, Jebel Quiz Center. Ngayong araw ay kukuha na naman ako ng isang question at sagutin ko ito. Itong question ay paano ba iwasan na madaming mamatay ng koi fry? So ngayon, i-answer ko ang question na ito at tuturuan ko yun ng tamang pag-alaga ng koi fry at maiwasan ang mamamatay ito. So without further ado, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na updated kayo sa ating bagong videos. Shoutouts na punta mga bay! Shoutout kay Christian Di Custo. Nice info bro. Dako kayong tabang na bro. Isa po kunid anak. Bago pa po ko nga koi keeper. Shoutout na po ko next video ni mo bro. From Davao Sur. O shoutout tanan niya ang mga koi fish keeper sa Davao Sur. Enjoy lang kamo sa mga koi breed o koi guys o mga isa niya pa. Wala stress. Okay, sige. Thanks for watching bro Christian Di Custo. Glad na matatabang ko sa bago nga hobby. Hey, keep safe. God bless. Sa maning sunod, si Eric's Backyard TV. Pa-shoutout naman po, sir. Samal Island ako, sir. Oh, shoutout di ata ng taga Samal po na mga koi fish keeper. Koi fish keepers. Oh, enjoy ra mo sa mong hobby. Ay una-una sa coronavirus kaya maka-stress. Okay, thanks for watching bro Eric's Backyard TV. Happy koi fish keeping, stay safe and God bless. Next si Jihad Pinim. Shout out bro from Antique Koi Keepers. Oh, shout out diya mga taga Antique Koi Keepers. Enjoy ka mo sa hobby para wala stress dito ang signo na sa COVID. Okay, thanks for watching bro Jihad Pinim di atanan mga taga Antique. Keep safe everyone, God bless. Shout out po kay Rose Hernandez. Very informative. More power, Sergio. Thanks, Ma'am Rose Hernandez. Shout out, Koy Vid CDO. Taga CDO din si Ma'am Rose. Shout out diya tanan mga amigo na ako diya sa CDO, Cagayan de Oro. Sa maning group, Koy Vid CDO. Maning grupo sa mga Koy Vid CDO, mga Koy Fish Keeper diya CDO. Shoutout dia ni tanan na ako amigo dia si sani yung sumurag si ma sumurag si Marcos na mong si nalimot na mong ngala na to ni Tan yung apelido. Okay, thanks for watching Ma'am Rose Hernandez. Keep safe and God bless. Sunod si Yuki Hiso. Yuki Hiso. Baka Korean ni. Korean siguro ni si Yuki Hiso. Magkatungkuan. Good job bro. Shoutout sa next video bro. From Butuan City bro. Oh, shoutout diyan mga taga Butuan City. Mga koi fish keepers diyan sa Butuan City. Shoutout ninyo di atanan. Thanks for watching bro Yuki Hiso. Salamat sa pag watch kanunay. Keep safe everyone, God bless. So sino yung gusto mong pa shoutout on my next video, comment down below lang guys. Okay, so
So guys, ngayong araw ay sasagutin natin ang tanong ni Eric Spackyard TV. Ang tanong niya ay, Sir, paano po ang tamang pag-aalaga ng koi fry? Mamatay kasi sa akin. So ito ang gagawin natin. Ito ang base ito sa experience ko. Ito ang mga observe ko na ano, maiwasan na lesson, ma-lesson lang siya. Hindi guaranteed 100% na walang mamamatay. So, paano ang tamang pag-alaga ng koi fry para maiwasang mamamatay? Madaming mamamatay ng koi fry. So, una, ang tamang lalagyan, pagkain at water quality. So, ito, example ito guys. Nursery ito. Ang una, ang setup ng nursery ay ganito, merong ano ito, roof. May roof o bubong. Bubong ba yan sa Tagalog? Gawa ng plastic sheet. Ang purpose nitong roof, ay maiwasan ng direct hit sa ano, sunlight na papasok dito. Kasi pag masyadong mainit itong tubig dito, mas stress ang mga koi fry at ito ay makapagsanhi na mamatay sila yung masyadong mainit. Saka pag lang ganito, walang barrier dito na roof. Pag gabi din, pasok din ng ano, masyadong lamig. At saka isa pa din yung ulan. Iniwasan din ito ang pagpasok ng rainwater. Kasi ang rainwater din, iba ang timpla ng tubig ng rainwater. Ang rainwater dito, ang rainwater, ang composition nito ay iba sa tubig dito. Iba ang kanyang pH. Dito iba din. Ang pH ay salinity at acidity ng water. O iba at saka water chemistry in general, yung timpla ng tubig dito ay iba sa rainwater. So pag dadami itong water ng rainwater papasok dito, mabigla ang mga koi fry ng sudden change ng water chemistry at ito din ay sanhi ng pagkamatay nila. So dapat meron ding ano, barrier dito itong bubong. At dito din dapat may diding kasi ang iniwasan nito ay yung cold wind na papasok dito sa ano, facilities. Yung cold wind. Kasi pag biglaan lang pag-change ng temperature dito sa loob ng ano, fish nursery niyo, naka-stress ito ng mga koi fry nyo. So yan ang purpose nitong mga ano sa nursery, itong bubong at saka itong diding para maiwasan ang sobrang init at maiwasan ang pagpasok tubig ulan at malamig na hangin at mamimaintain niya ang temperature sa loob. Okay. Sunod ay ito na lang, isunod natin, water quality. Ang water quality, pag na pansin nyo ito, mga hose ito. Hose.
mga aerator lang ito kasi nursery, maliliit pa ang mga koi fry, hindi tayo makapaglagay ng filtration kasi mahihigop sila ng submersible pump. Kaya ang filtration natin dito ay strong aeration lang na. Strong aeration dapat nito. Meron kayong mas inam kung meron kayong nitong klase na aerator. Itong disc para daming ano areas ang ano niya agitate yung move niya na motor. Kasi ang function nito aeration, nag-add ng oxygen at saka nag-filter na din ng mga ano yung mga dumi, yung mga leftover ng koi fry, yung mga pagkain at yung mga debris na matagpuan dito sa tubig, ma-suspend niya palabas sa tubig at ma-maintain niya ang water quality. Kaya kailangan talaga ng strong aeration ang mga ano breeding tanks o holding tanks niya para maiwasan din ang ma-stress sila para ma-maintain ang water quality. Sunod ay yung pagkain. Based sa experience ko, ang lagi kong ang pinapakain less than 2 weeks ay ano yung hard-boiled egg yolk. Ito. Hard-boiled egg yolk. Kinukuha ko, inilagay ko, ilagay ko ang video in the link description below kung paano ko pinapakain ganit using hard-boiled egg yolk. At sinasabayan ko ito ng Daphnia Magna. Ang Daphnia Magna ko ay ano, magsiserve siya ito na Daphnia Magna. Lalaki siya kaysa Daphnia nandito na matagpuan sa atin yung mga mali. Itong culture kasi na Daphnia, safe siya, walang mga predators na kasama pag ditulad yung hinuhulin mo sa ano sa mga ano rice paddy at kanal, daming mga disease causing pathogen bacteria na kasama, mga parasites na dito ay atake ng koi fry nyo. So makapag ano din magkapag-cause din na mamamatay ang mga koi fry nyo. Kaya mas mabuti pag culture talaga, malinis siya. Walang mga parasites, pathogens. So magsiserve din ito as natural filtration kasi pag mayroong leftover dito sa egg yolk, kakainin din ng Daphnia Magna. Kasi ang Daphnia Magna hindi pa makakain ng mga maliliit na koi fry. So, ito ang recommended ko na pagkain. Next is brine shrimp. Oh, yan. Ito, brine shrimp. Gawa lang ganyan ng tulad ng ganito. Mga DIY brine shrimp hatchery. Yan. Saka, bibili lang kayo ng brine shrimp eggs. Dummies brine shrimp eggs. Dami sa ano yan eh, sa Shopee. Brine shrimp eggs. Yung ano. Oh, yan. Ganito ang itsura ng brine shrimp eggs. Marami din nito sa Shopee na meron maraming seller nito. Maganda itong ano, brine shrimp eggs kasi malinis siya, walang mga pathogen, walang mga bacteria, walang mga parasites. So, makatulong din maiwasan na malesen ang ano mamatay na koi fry. So, ito ang recommended ko, hard-boiled eggs, Daphnia Magna, culture siya, at saka brine shrimp. Kung wala talaga, pwede itong fish food flakes. I-grind nyo lang mas ano lang ito very ano lang ano yan i-grind lang nyo ng pino pero hindi ako nag-recommend kasi ito makapag madaling madumi ang tubig at ito ay makapag-introduce ng mga pathogen lalo pag maraming leftover ito na
hindi na kain ng koi fry. So, atakin yun ng mga bacteria. So, yung mga bacteria na atake sa mga leftover, mga usually mga pathogens yun, mga disease-causing bacteria. So, hindi ako nag-recommend masyado nito. Tulad din ng ano, fry, ano yan, fry mash feeds. Ito mga, tulad nito, mga fry mash feeds. Kasi, dami din na binda ito sa Shopee. Ang problema kasi nito, hindi tayo makapag-filter ng ano, koi fry natin. So pag ano, daming leftover dito, mabaho ito eh, kasi mga fish meal ito na ano, halo. So makapagdala ito ng ano, mga sakit ng ano, koi fry natin. Kasi mahirapan din tayong mag-filter kasi as erator lang ang ating magagamit sa ganito na stage. Okay lang itong mga fry pag 1 month old up. Yung pwede na nating malagyan ng submersible pump, yung mahina na submersible pump. So, pero below 1 month, ito lang muna, brine shrimp, Daphnia, hard-boiled egg yolk. So, yan. So, nanonood ko na ba lahat, na discuss ko na ba lahat. Kung meron pa kayong tanong guys, comment down below lang guys. Saka pwede na kayong mag-visit sa ano, blog ko, jobelcoicenter.com/raising koi fry. Gusto niyong ano, mag-learn more about ano, how to care koi fry. Update ko nito mamaya. So, ayan guys. Ang kailangan lang ninyo, tamang lalagyan sa sinabi ko kanina, tamang pagkain at saka water quality, dapat hindi babaho ang tubig, maiwasan yung mga leftover na pagkain. So sundin niyo lang yung ano, mga recommended na ano pagkain ay ano, mabuti yung ano brine shrimp kasi live siya, dap niya mag na live siya, walang patay na matitira yung babaho, walang ganun. Hard-boiled egg, pero kapag hard-boiled egg yolk, dapat samahan ng Daphnia para kakainin na ano, Daphnia yung leftover. Ang Daphnia para magsiserve as natural filtration. Okay? Ano pa bang nalimutan ko? Kung meron ako nalimutan, tanong lang kayo guys. Yan. Aeration. Ang aeration, ang purpose ng aeration ay filtration na din sa sinabi. Okay? So, yan lang muna guys. Huwag kalimutang i-hit ang bell notification button para ma-updated kayo sa susunod kong mga tips, mga video tips about koi fish breeding, koi fish care, and other fish keeping care. At saka, yung bago dito sa ano, napanood, nakabisit sa channel ko, please subscribe and hit that bell notification and like, share. Thank you. Keep safe and God bless all. Happy fish keeping to all.